Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayong muling nasa kasaysayan ng Asya. At ang ating pag-uusapan ay isa sa mga rehiyon ng Asya. At ito ay ang Timog Asya. Tatalakayin natin ang katangiang pisikal at kultural na tinataglay ng rehiyong ito sapagkat isa ito sa mga natatangi. Isa sa mga kaaya-ayang rehiyon na matatagpuan sa Asya. Halika, simulan na natin ang ating talakayan. Ngunit bago ang lahat, narito ang mga layunin na dapat nating matamo. Ang una ay naiisa-isa ang mga bansang kasapi o kabilang o matatagpuan sa Timog Asya. Gayun din ang katangiang pisikal at kultural na mayroon ang rehiyon. Ikalawa, nakikilala ang kultura, tradisyon at ilan sa mga mahalagang imprastruktura na matatagpuan sa Timog Asya bilang bahagi ng kanilang turismo. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng mga ambag at kontribusyon ng rehiyon sa buong mundo. Maglaro muna tayo ng charades. Ako'y magpapakita ng ilang mga salita at kinakailangan ay maipakita ninyo sa inyong mga aksyon at sa inyong mga galaw at kumpas na inyong mga kamay ang mga salitang aking ipapakita. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Ang unang salita ay Indians. Pangalawang salita ay Buddha. At ang ikatlong salita ay Hinduism. Magaling! Para naman sa ika-apat na salita ay destroyer? Paano naman kapag river? Nariyan din ang Temple of Rats. Sa kabilang banday, nariyan ang heaven, ang bitches at ang slaves. Ang mga salitang ito ay may kaugnayan sa Timog Asya. Halimbawa ay ang Temple of Rats na isa sa mga pinakamahalagang templo na matatagpuan sa Timog Asya higit lalo sapagkat binibigyan nila ng halaga ang buhay ng bawat isa, ng bawat hayop na mayroon ng kanilang bansa. Nariyan din ang Hinduismo na isa sa pinakamatandang relihiyon na meron sa buong mundo. Gayun din ang Budismo na pinasimulan ni Gautama Buddha. Kung kaya't simulan na natin ang ating talakayan upang higit nating makilala ang mga bansa, ang kultura, politika, edukasyon, yamang likas na matatagpuan sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay binubuo ng 8 bansa at ito ay ang Afghanistan na ang kabisera ay Kabul, India na ang kabisera naman ay New Delhi, Nepal, ang kabisera ay Kathmandu, Bhutan, ang kabisera ay Thimphu, Bangladesh na ang kabisera ay Dhaka, Pakistan na ang kabisera ay Islamabad, Sri Lanka at ang Kapitolyo ay Colombo at ang pinakapanghuli ay ang Maldives na kung saan ang kabisera ay Male. Ang Timog Asya ay kinikilala bilang bansang mainland subcontinent sapagkat sa lawak at laki na mayroon ang Timog Asya. Gayun din dahil sa populasyon na mayroon ang Timog Asya. Sa karagdagan, tinatawag ito bilang mainland subcontinent dahil sa mga nakapalibot na mga kabundukan sa Timog Asya. Pangalawa, kinikilala rin ang Timog Asya bilang mga bansang Muslim o Muslim na kung saan ay mga tagapagsunod ni Allah, partikular ang bansang Pakistan, Afghanistan at Bangladesh sa kasalukuyan. Ito rin ay kinikilala bilang Estadong Himalayan sapagkat ito'y nasa mataas na posisyon at dito rin matatagpuan ang Himalayas, partikular sa bansang Nepal. Ito rin ay tinatawag bilang bansang insular, partikular ang 2 bansa na kinikilala bilang Sri Lanka at Maldives. Kaya't ito'y insular sapagkat sila ay mga pulo. Sa katunayan, ang Maldives ay nanganganib dahil sa pagtaas ng katubigan, buhat ng climate change. Kung kaya't ang pamahalaang Maldives ay gumagawa ng paraan upang sila'y manatiling buhay at manatiling makita ang Maldives sa ating mapa. Gayunpaman, tandaan natin na ang Timog Asya ay kilala bilang Indian subcontinent at ito rin ay tinatawag bilang Land of Mystery sapagkat ito ay nahihiwalay mula sa iba pang mga rehiyon sa pamamagitan ng mga kabundukan at ito'y may natatanging kultura,
politika at geografiya. Tandaan din, ito'y tinawag na Land of Mystery sapagkat dito sumibol ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa buong mundo, kabilang ang Hinduismo at Budismo. Talakay naman natin ngayon ang lawak at sakop ng Timog Asya. Tinataya ng mga geografo na ang Timog Asya ay binubuo o may sukat na 1,982,496 square miles at isa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Ito ay nagkakaroon ng limitasyon sa Himalaya sa bahagi ng norte o sa hilagang bahagi. Para naman sa bahagi ng Arabian Ocean, ito ang kanyang hangganan. At para naman sa timog ay ito'y nagkakaroon ng hangganan sa Indian Ocean. At para naman sa may silangan, ito ay nagkakaroon ng hangganan ng Bay of Bengal. Yaman ang Timog Asya pagdating sa kanyang mga likas na yaman, kung kaya't ito ay mayroong mga natatanging mga anyong tubig na dito lamang matatagpuan, gayon din sa iba pang mga rehiyon na mayroon ang Asya. At isa sa mga anyong tubig na mayroon ang Timog Asya ay ang kinikilala nila bilang banal na ilog at ito ay ang Ilog Ganges. Ito'y pinaniniwala ang banal sapagkat ito'y naglalaman ng ilan sa mga natatanging likas na yaman at ito'y nagbibigay ng 40% ng katubigan sa buong rehiyon. Kaya't ang Ilog Ganges ay tunay na napakahalaga sa buhay ng bawat tao na naninirahan sa Timog Asya. Ang ikalawa naman ay ang Coast Bazar. Ito'y kinikilala o itinuturing bilang pinakamahabang tabing dagat sa buong mundo at ito'y matatagpuan sa Bangladesh. At nariyan din ang Ilog Indus. Dito sumibol ang kabiyasnan sa India at ang kabiyasnan ito ay tinawag bilang kabiyasnang Mohenjo-Harappa na kasalukuyan ay isa sa mga pinakamay maayos systematic na sibilisasyon noong unang panahon at ating iyang palalawakin sa susunod na ating talakayan sa bahagi ng ikalawang markahan. Hindi lamang lubos ang biyaya ng likas na yaman sa Timog Asya pagdating sa anyong tubig, gayon din sa mga anyong lupa tulad ng Himalayan Mountain Ranges. Ito ang tinuturing bilang pinakamataas na bulubundukin sa buong mundo at ito rin ang naghihiwalay sa Tibetan Plateau. Nariyan din ang tinatawag nating Bulkang Barren na kung saan ay matatagpuan naman sa India at inituring bilang pinaka-aktibong bulkan na mayroon ang rehiyon. At ang panghuli ay ang kinikilala bilang Hindu Kush na nagsisilbi bilang daanan at palitan ng mga produkto noong panahon ng Silk Road, kilala rin bilang bundok ng pinatay ng mga Hindu. Matapos nating talakay ng ilan sa mga natatanging anyong tubig at anyong lupa na mayroon ng rehiyon, dumako naman tayo sa mga natatanging mga istruktura na ginawa ng mga tao sa Timog Asya at ang una sa ating listahan ay kilala at popular sa buong mundo at ito ay ang Taj Mahal sa India na kung saan ito ay kinikilala bilang pinaka-perpektong arkitekturang Muslim na handog ni Shah Jahan sa kanyang asawang si Mumtaz Mahal. Taj Mahal. Ang ikalawa naman ay ang kinikilala bilang Tiger Nest Monastery. Ang Tiger Nest Monastery ay matatagpuan sa Bhutan at kinikilala bilang isang sagradong lugar para sa mga tagapagsunod ni Buddha at ito ay para sa mga Budismo. At ang ikatlo sa ating listahan ay ang kinikilala bilang Badshahi Mosque. Ito ay isa sa pinakamalaki o kinikilala bilang pinakamalaking mosque sa buong mundo na matatagpuan sa Pakistan. At nariyan din sa ating listahan ay ang Sandan Barns na kung saan ay matatagpuan sa Bangladesh. Ito ay tahanan ng Royal Bengal Tigers at tigers o mga pinakamalaking pusa sa buong
mundo. Ito'y isa ring bakawan na kung saan ay pinagkukuwaan din ng mga likas na yaman ng mga tao sa Timog Asya. Ngunit nakakalungkot lamang isipin sapagkat ang Royal Bengal Tigers at ilang pang mga tiger na matatagpuan dito ay umuunti na lamang ang kanilang bilang dahil sa mga isinasagawang hunting ng mga tao. Tunay na pinagkalooban ng Poong Maykapal ang rehiyon ng Timog Asya, kung kaya't sila rin ay maunlad pagdating sa kanilang ekonomiya at narito ang mga ekonomiya o pangkabuhayan na matatagpuan sa Timog Asya. Ang una sa ating listahan ay ang yamang mineral. Mayaman ang Timog Asya pagdating sa mga ginto, pilak at ilan sa mga yamang mineral. Nariyan din ang kanilang yaman pagdating sa tela at cotton. Maraming mga pabrika ang mayroon ang Timog Asya na kung saan ay gumagawa ng tela at cotton at ginagawa para sa kanilang mga final products. Ang ikatlo ay maunlad din ang rehiyon pagdating sa agrikultura. Mayaman ang kanilang lupain, sila ay nagtataglay ng maayos na klima, nagkakaroon ng matabang lupain para sa kanilang mga pananim. At ang panghuli naman ay umaasa rin sila pagdating sa kabuhayan sa kanilang mga katubigan. At dahil matatagpuan ang Indian Ocean sa Timog Asya, ay malakas ang kanilang pangkabuhayan pagdating sa pangingisda at ilang sa mga yamang dagat o yamang tubig na mayroon ang kanilang rehiyon. Tulad ng nasabi ko kanina, dito rin umusbong ang ilan sa mga kilalang relihiyon ng Timog Asya. At ang una sa ating listahan ay ang Hinduismo, pinaniniwalaan ng mga Hindu na mayroong tatlong Diyos at ito ay si Brahman, Vishnu at Shiva. Si Brahman bilang tagapaglikha, si Vishnu bilang tagapamagitan at si Shiva bilang tagapagsira. Nariyan din umusbong ang Budismo na kung saan ay pinasimula ni Gautama Buddha. Nariyan din ang Sikhismo na kung saan ay natagtataglay lamang ng maonte o mailiit na bahagi ng rehiyon. At ang pinakapanghuli, marami naman ang mga tagapagsunod ni Allah, higit lalo ang mga bansang kabilang sa Bangladesh, Pakistan at Afghanistan. Bagamat iba't iba ang mga relihiyon na mayroon ang Timog Asya, pinapanatili nila ang pagkakaroon ng pagkakaisa, tolerance, acceptance at pagmamahalan sa kabila ng kanilang relihiyon. Ang lahat ng ito'y pinapaunlad at pinagyayabong ng mga pangkat etniko o mga pangkat ng tao na mayroon ang Timog Asya. At ang una sa ating listahan ay ang mga Indo-Aryans na kilala bilang mga nomadic people. Nariyan din ang Dravidians na kilala bilang mas sibilisadong mga tao. Nariyan din ang mga Iranic na kung saan developed culture at sila rin nagpagsimula ng mga poetic hymns at mga awitin. Ang mga pangkat ng tao na ito na matatagpuan sa India ay tunay na nagbigay ng pagpapaunlad sa kanilang kultura, sa kanilang sibilisasyon at tunay na ito'y makikita sa kasalukuyang panahon. Ang mga taong naninirahan na sa India, sa Bangladesh, Pakistan, Maldives, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan ay tunay nang naging sibilisado dahil sa kanilang pakikipagkalakalan at pagbibigay ng mga impormasyon at pagkababahagi ng kultura na mayroon tayo sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman ay higit nating kilalanin ang mga bansang matatagpuan sa Timog Asya at magkaroon tayo ng ilang mga trivia o mga katawagan patungkol sa mga bansang matatagpuan sa mga bansa sa Timog Asya. At ang una sa ating listahan ay ang Afghanistan na kilala bilang Graveyard of Empires. Kinilala ang Afghanistan bilang Graveyard of Empires dahil walang imperyo ang tumagal at naging matagumpay na sakupin ang bansa sapagkat ang Afghanistan ay nagsilbi bilang buffer state or neutral zone ng British sa panahon ng imperialismo at kolonyalismo sa Asya. Ang Afghanistan din ay nasa gitna ng kanluran, gitna at
Timog Asya na kung saan ay nagtataglay ng klimang kontinental. At sa kasalukuyang panahon, pinamamahalaan ng mga Taliban na isang Sunni Islamist nationalist ang Afghanistan, kung kaya't ang ilan sa mga kababaihan ay hindi nabibigyan ng makataong karapatan. Hindi sila nabibigyan o napagkakalooban ng karapatan na tulad na ating tinatamasa, kung kaya tayo ay napakaswerte. Ngunit ginagawa ng paraan at naway magawa ng paraan ng mga taong naninirahan sa Afghanistan ang pagbabago. Ang pagbabago hindi lamang sa kanilang pamahalaan, kundi sa lahat ng antas ng mga taong naninirahan sa Afghanistan. Dumako naman tayo sa ikalawang bansa na matatagpuan sa Timog Asya at ito ay ang Pakistan. Ang Pakistan ay kilala bilang Land of Pure or Purity o tinatawag din ang Pakistan bilang lupain ng mga Paks na naniniwala na may malinis at banayad na espiritualidad sa aspeto ng buhay na nakaayon sa kanilang relihiyon at sila ay kabilang sa Islam. Sa katunayan, ang Pakistan dati ay bahagi lamang ng India. Ngunit ito'y humiwalay sa India taong 1947 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa hindi maayos na pagkakaunawaan ng dalawang grupo. Ito ay ang Hindu at ang Muslim. At sa katunayan, sila rin ay nakakaroon ng salungatan sa mga paniniwala at kagustuhan para sa isang bansa. At upang magkaroon ng solusyon para sa problemang ito, na pagdesisyonan na magkaroon na lamang ng hiwalay na bansa ang mga Islam o ang mga Muslim sa India. Sa katunayan, hindi pa dito natapos ang kanilang labanan sapagkat nagkaroon din ng agawan sa pagitan ng Pakistan at India sa lupain ng Kashmir na nagdulot o nagresulta sa line of control na kung saan dito ipinapahayag kung saan nga ba ang limitasyon ng dalawang bansa. Nariyan din ang pinakamalaking bansang matatagpuan sa Timog Asya at ito ay ang India na tinawag bilang Land of Mystery and Diversity. Dito sumibol ang Hinduismo, ang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo at nagtataglay ng mga misteryosong mga paniniwala kung kaya't ito'y tinawag na Land of Mystery. Diversity sapagkat iba't ibang mga tao na ang naninirahan dito, iba't ibang mga kultura na ang matatagpuan dito at iba't ibang mga relihiyon ang makikilala sa India. Sa karagdagan, kilala rin ang kanilang pinakamahusay na leader na si Mahatma Gandhi na kung saan ay gumamit ng ahimsa at sayagrara upang mapanatili o makuha ang kanilang kalayaan mula sa kamay ng mga British Raj. Sumuong din sa isang malaking digmaang sibil ang India sa pagitan ng Pakistan, bunsod ng pag-aagawa ng kanilang teritoryo. At nagkaroon din ng labanan sa pagitan ng India at Bangladesh, kung kaya't nagkaroon din ng separisado o nag-iisang bansa ang Bangladesh sa Timog Asya, upang hindi rin magkaroon o matigil na ang sigalot sa pagitan ng mga relihiyon na mayroon sa India. Noong una ay kilala bilang East Pakistan, ngunit nagtagal din at humiwalay bilang isang bansa at ito ang aking tinutukoy, ang Bangladesh, na kilala bilang Land of Bengals. Kalaunay, bahagi sila ng Pakistan, ngunit sila rin ay humiwalay at tinawag bilang Bangladesh sapagkat naiiba ang kanilang paniniwala at hindi sila nakakaunawaan sa pagitan ng East Pakistan at ang West Pakistan. Pag sinabi nating West Pakistan, ito ang Pakistan sa kasalukuyan. Ang East Pakistan sa kasalukuyan ay ang Bangladesh. Sa Bangladesh, matatagpuan ang pinakamalaking ilog delta sa buong mundo at tanyag din ang Bangladesh sa kanilang yaman pagdating sa pagproduce ng sako o jute sa buong mundo. Isa rin sa mga pinakakilalang bansa sa Timog Asya ay ang Bhutan, na kung saan ay tinawag bilang Land of Thunder Dragon, sapagkat sila ang nakakaranas ng mga malalakas na kulog na mula sa Himalayas, kung kaya't ito'y tinawag bilang Land of Thunder Dragon. Sa katunayan, tinanghal din bilang pinakamasayang bansa sa Asia at pangwalo sa buong mundo. Kilala ang Bhutan sa kanilang propagandang isolationism. Ayaw nilang
una silang mahaluan ng iba pang mga relihiyon. At dahil sa husay na mayroon ang mga taga-Butan ay nagawa nila ito. Kung kahit kung ikaw ay lilibot sa Butan ay makikita nating napaka-fresh at hindi tuluyan o napabagsak o naabuso ang kanilang mga likas na yaman at tunay na makikita ang kanilang mga kultura. Sa katunayan din, ang Butan ay payak lamang ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit pausbong ang kanilang ekonomiya sapagkat sa kanilang mga paghahanda, sa kanilang pagpaplano higit lalo sa kanilang proyekto para sa hydroelectric, agrikultura, turismo at mga kagubatan. Nariyan din ang Nepal bilang tahanan ng Panginoon o ng Diyos ng mga Budismo. At ito ay tinatawag bilang Nepal, bilang Land of Gautama Buddha o Top of the World. Pinasimulan o pinagmulan ni Buddha, Diyos ng Budismo, kaya din narito ang mga pinakamatataas na mga bundok at bulubundukin sa buong mundo. Ang Nepal din ay nagtataglay ng ilan sa mga naggagandahang mga templo bilang pagbubugay o pagkilala sa kanilang mga Diyos, higit lalo kay Gautama Buddha. Dati itong isang monarkiya hanggang sa naging Federal Republic sa kasalukuyang panahon dahil sa hinihingi ng pagbabago at pagkakaroon ng reforma sa Nepal. Hindi na sila nagnais pa na magkaroon ng mga hari at reyna bagamat nagkaroon sila, ngunit masigit nilang kinagustuhan na magkaroon ng Federal Republic na kung saan ay nagkaroon ng mga states sa Nepal at gayon din ay nagkaroon sila ng maayos na sistema sa kasalukuyang panahon. Tandaang muli, ang Nepal ang tahanan ni Gautama Buddha at dito rin ay tinatawag bilang Top of the World. Tinatawag noon bilang Ceylon at sa kasalukuyan ay kinikilala bilang Sri Lanka. Bansag ngayon sa kasalukuyang panahon sa Sri Lanka ay ang Wonder of Asia sapagkat sa mga natatangi at mga nagagandahang mga likas na yaman, mga anyong tubig at mga anyong lupa na matatagpuan sa Sri Lanka at ilan sa mga tanawin na umaakit sa mga turista na tumungo at tingnan at makita ang ganda na mayroon ang Sri Lanka. Sa katunayan, si Don Stephen Senayake ay naging ama o kinilala bilang ama ng kalayaan ng Sri Lanka at nagsilbi bilang Prime Minister, ang pinakaunang Prime Minister ng bansa na nagbigay ng pag-asa, ng kalayaan at pag-unlad sa Sri Lanka. Bagamat naganap ang digmaang sibil na pinisimula ng Tamil Tiger Liberation Army na natapos lamang matapos ang 26 na taon. So ibig sabihin ay humantong din ang Sri Lanka sa isang civil war sa loob ng kanilang bansa. Gayunpaman ay napaunlad nila ang kanilang ekonomiya at nagawa nilang maging matagumpay sa civil war na kinaharap ng kanilang bansa. At ang pinakapanghuli sa ating listahan ay ang Maldives na pinupuntahan ng maraming turista sa amang palo ng mundo. Dahil sa ganda, sa katangi-tangi at sa mga magagandang tanawin na mayroon ang Maldives. Kung kaya't ito'y tinawag bilang Land of Sea, Sun and Sand. Sino ba naman ang hindi nais na makita ang ganda ng Maldives kung ganitong larawan ang iyong makikita sa umaga? Tanyag ito sa mga beaches na tumatawag ng pansin sa pagpapaunlad ng turismo ng kanilang bansa. Matatagpuan ang Maldives bilang isa sa mga isla sa Indian Ocean at sa katunayan, nakakalungkot mang sabihin, ngunit ang Maldives ay nanganganib sapagkat tumataas ang katubigan at maaring malubog ang Maldives. Kung kaya't ang pamahalaan ng bansang ito ay gumagawa ng paraan upang patuloy na makita ang Maldives sa mapa at patuloy na makilala ang kanilang bansa, ang kanilang mga katauhan, ang kanilang kultura at ang kanilang turismo. Kung kaya't malaki ang ating magagawa laban sa climate change at maisasalba natin ang Maldives mula sa mga napipintong mga panganib na maaring mangyari
sa Maldives kung kaya't ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Huwag nating hayaan na sa dulo tayo magsisi bunsod ng ating mga ginagawang aksyon laban sa ating likas na yaman o sa ating inang kalikasan. At para sa mas malawak at mas malalim na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit pa ninyong makilala, malaman at mapaunlad ang inyong mga kaalaman patungkol sa Asia, higit lalo patungkol sa Timog Asia. Hanggang sa muli,